Sa videong ito, nakuha ng screening officer na si Chris Mark Pua sa NAIA Terminal 3. Hinahalungkat ng inspection officer ang bagahe ng pasahero. Sinuri ang laman ng maleta. Pagbukas sa outer pouch ng bagahe, isang bala ang nakitang nakasiksik sa gilid. Imposible mangyari. Tumisigaw siya na imposible daw na magkaroon ng bullet doon sa bagahe niya. So, sinagot ko po siya, ma'am. Sabi ko sa kanya, okay ma'am, wala naman po problema kasi i-verify pa naman po natin through baggage inspection. In-upload ni Pua ang video nang kumalat ang post ng pasaherong si Christine Bumanglag Moran. Kinuwento ni Moran na nagalit siya dahil hindi siya makapaniwalang may nakita raw bala sa bag niya. Nagtatrabaho raw siya ng maayos sa gobyerno. Kasama raw niya ang nanay niyang senior citizen at anak na galing ospital. Sabi pa ni Moran, totoo raw ang tanimbala. Pero nanindigan ng screening officer na sa x-ray pa lang, kita na ang bala sa bag ni Moran. May mga pulis raw na nakabantay sa inspeksyon. Sumusunod naman po kami sa mga patakaran. So, I do believe na wala po kaming nilabag na karapatan nung passenger during that time na ginawa po namin yung inspection. Nakalipad naman si Moran papuntang Zamboanga matapos kumpiskahin ang bala. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang panig, pero tumanggi siyang ibigay ang kanyang numero. Sa imbestigasyon ng Manila International Airport Authority, wala namang ginawang mali ang personnel ng NAIA 3. We found out na lahat naman po all above board, lahat nasa proseso at tama ho yung ginawa ng mga tauhan natin. But the final action is definitely beyond us kung ano po ang magiging desisyon po ng presidente. Noong nakaraang administrasyon, kinakasuhan ang mahuhulihan ng bala kaya hindi sila nakakabiyahe. Nagbigay daan ito sa mga alegasyong nagtatanim ng bala ang ilang NAIA personnel para makapangikil sa mga pasahero. Sabi ni Montreal, ngayong administrasyong Duterte, walang dahilan para magkaroon ng tanimbala. Anong purpose ipa-plant ng mga tauhan? Dahil wala nga ho silang makukuhang benepisyo kung anuman. Kasi yan po ay pinapayagan na nating umalis ang pasero, kinukumpis ka lang yung bala. Isinumita na ng MIA sa Malacanang ang resulta ng kanilang investigasyon para sa karampatang aksyon. Jam si Santi Caico, nakatutok 24 oras.